Mahirap talaga ang buhay. Kailangan lumaban, kailangan magtiis. Kahit ang gulong ng aming sidecar ay ika-ika na. Sa araw-araw na pangangalakal ni Nanay Marites, kasama ang dalawang apo, ito raw ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy. Pagkatapos ni Nanay maibenta ang nakuwang kalakal, kasama niya naman ngayon ang kanyang asawa. Muling nagbabakasakali na makakuha ng kalakal, habang ang kanilang apo ay naiwan sa kanilang bahay dahil binisita na pala ito ng kanilang magulang. Mayroong lungkot akong napansin kay Nanay Marites at sa kanyang asawa. Nabanggit po nila na ang dalawang apo na araw-araw nilang nakakasama ay mawawalay na sa kanilang piling. Magandang araw po sa inyo, Nanay, Tatay. Ako po yung napabalik dito para po mangamusta sa inyo. At ganun din po yung inyo pong dalawang apo. Gusto ko rin pong kamustahin. May tanong ko po, kanina po ba kayo ay nangalakal? Opo, nangalakal kami kanina. Eh, hanggang ano oras naman po kayo nangalakal kanina? Hanggang ano? Hanggang alas 12. Hanggang alas 12 po. At nakamagkano naman po kayo? Awa ng Diyos nung kay Sandanuan. May pangtawid gutom. Talagang araw-araw po, ano, hindi kayo umihinto, kalakal po talaga. Opo, kailangan po kasi ang daming bayaran sa ano. Tatay, nung nakaraan po kasi, ayun po, si Nanay po kasi yung nakita po na ayun po nangangalakal, kasama po yung dalawang bata. Ayun, kamusta po ba kay Tatay? Ano po ba yung trabaho nyo at bakit po hindi nyo po kasama si Nanay ng mga nakaraan? Mga two weeks nakapagtrabaho ko, kaya lang, para ako napakainit, hindi ko nakainit. Na high blood ako. Umover ang 160, over 100 dugo, kaya tinigil ko. Opo, tama naman po yung Tatay kasi siyempre yun. Saka may dead na, kaya hindi na kaya. Ilan taon na po bala kayo, Tatay? 51. Tapos po, ano po ulit ang pangalan nila? Anthony Magno. Si Tatay Anthony Magno, mga ka-share the love, at si Nanay Marites ay binalikan po ulit natin. At nagpapasalamat po tayo sa Lord dahil nakapagbigay po tayo nung nakaraan sa kanila ng bigas. Ayun po, kamustahin ko po yung buhay-buhay nyo dito. Ano po bang pinagkakaabalahan nyo ngayon dito sa bahay nyo? Ayan, maglinis, maglaban ng konting damit. Kamusta naman po yung dalawang bata? Okay naman sila. Andiyan na may magulang niya. Nandiyan na po yung magulang? Oo, dumating niya. Ay, talaga po. So, paano pong plano po sa dalawang bata? Iuwi daw muna. Dadalaw doon sa tatay niya doon sa probinsya. Ah, talaga. Gusto makita. Eh, mainam naman po at itong dalawa niyong apo ay makakapiling naman nila ang kanilang magulang at mga lolo sa kabilang side po. Ano? Oh. Nung nakita ko po kayo ay naplatan po kayo. Oh. Nandun po yung kahabagan tapos po yung bata po ay natutulog na yung bunso po. Sa sobrang pagod na pagod rin po siguro. Na rin. Ano? At syempre po, ito pong apo niyong lalaki, nakakatuwang niyo na rin talaga kasi siya sa pangangalakal niyo. Nakikita po natin, di ba binababa niya yung mga karton po doon sa sidecar niyo. Kaya ako po napapabili po na itong inyo pong bunisong. Ito pong panganay na apo. Sa araw-araw ginawa ng Diyos, nakakarawas na naman. At mga ilang months, kumbaga, parang malaki problema ko. Parang hindi ko mapasan. Bakit po, Tatay? Unang-una, yung bahay namin sa Nebisi, natangay yung mga bubong. Itong nakaraan? Oo, itong bagyo na ito. Nandun talaga signal number 5. Okay. Tumama ron. So, kaya nangyari, umutang ako ng lending okay. Para mapagawa ko yung bahay doon.
So yung inutang ko, ayun, nalanos yung ano doon. Nabaliwala. Nalanos. Tapos sumabay pa yung bahay, ilo, tubig. Parang bigat ng ano ko. So, bigat na naramdaman ko. Sino po ba naiiwan doon sa bahay niyo sa Anwar? Wala. Pag ano, pupunta lang kami doon. Kaya pala nanay, ang sabi mo sa akin, hindi ako pwedeng magpahinga. Ayun, totoo po yan. Araw-araw kailangan kong, kailangan niyo po, sabi niyo na mga lakad. Umulan, umarapo. Oo, ganun talaga. Talagang ganun ang buhay namin. Unahin-unan, pag di po kami lumabas, di kakain. Oo. Nanay, tatay, o lolo at lola ng inyo pong mga apo, ayun po, may good news po ako sa inyo, napabalik po ako dito dahil po, meron po tayong sponsor na nandun po yung kahabagan niya sa inyo. Agad niya po sa akin na sinabi na ipaayos daw po natin yung inyo pong sidecar. So yun po, natutuwa po talaga ako, kaya hindi na po ako agad nagdalawang isip na kayo puntahan, at ayun po, para paalam po sa inyo na ipaayos na po natin ang inyo pong sidecar. Ano po, ready na po ba kayo, nanay, tatay, ano, paayos na natin para maging maganda na po yung inyo pong sidecar. Okay po, tatay, ba sa inyo? Okay po. Sige po, may masasabi po ba kayo dahil meron po tayong sponsor? Sige po. Nagpapasalamat po ako sa sponsor. Hindi po namin akalain na mangyari po sa amin yan. Mga ilang taon po, wala pong suporta kaming na ano. Pero ngayon, salamat sa Diyos, lagi pinapanalangin, Lord. Ganito na lang mabuhay ko. Pero nagulat po ako dahil meron pong tumulong sa amin. Isang malaking pasalamat po, dahil ngayon ko lang po na-experience yung mga bagay na yan. Napakabuti po ng Lord dahil may ginagamit po siya para po tayo po sa maibsan man lang kahit papano yung ating pong nararamdaman. Katulad niyo po, sabi niyo po, tatay, kayo po ay nasa lanta ng bagyo. So, sa kabila ng tatay, may blessing naman nakapalit. So, ito po yun. Ano po? Si Lord ang pag-asa po talaga. Okay, talaga. So, yung muli po, nagpapasalamat po tayo sa sponsor natin. Nanay, sige po, ikaw po. Maraming salamat sa kasino ka man. Maraming salamat sa iyo dahil tinugunan mo yung aming pag-aalala sa aming ginagamit na sidecar. Apo na. Maraming salamat. So, yun po. At huwag na po tayo magdalawang isip, nanay. Dahil napakainit, okay lang ba sa inyo? Tara na. Ayos na po natin, tatay. Ano po? Apo. Sige po, okay po. Dito po tayo magpapaayos sa kanila. Tatay, kamusta naman po? Medyo magaang na. Bago na po lahat yan, mga ka-Share the Love, ang gulong po ng sidecar po nila Nanay Marites. Tatay, nanay, kahit mainit, kanina tayo po ay nakapagpagawa na ng inyo pong sidecar. Natutuwa po ako, team tatlong gulong, bago na, hindi na po kayo mag-aalala na mapaplatan pa ulit kayo. Tatay, ano, nanay, ano po bang masasabi niyo po ulit sa ating pong sponsor na nagpagawa po ng inyo pong sidecar? Maraming salamat sa tumulong sa amin, kung sino ka man. Napaka buti mo. Bagamat di ka namin kilala,
Salamat sa Diyos dahil isa ka sa ginamit ng Diyos para kami tulungan sa aming hanap buhay. Maraming salamat sa iyo at isasama ka namin sa panalangin dahil napakabuti mo. Dahil ang naitulong mo sa amin higit pa sa higit sa pagpapasalamat namin sa iyo. Talagang kahit man ako nanay, natutuwa dahil mga bago na po ang gulong ng inyong cycle. Oh. Siyempre nanay, tatay, hindi naman lang din yun ang ating pong nagawa na napaayos po natin yung tatlong gulong, napapinturahan na rin po natin. Sa kabila ng hirap ng buhay, nais po namin na yun, makapag-negosyo nga na kahit maliit lang para sa pang-araw-araw naming gastusin, kasi umupa po kami ng bahay ng tubig, ilaw, kaya kumbaga kailangan magtulungan kami mag-asawa. Kaya kami po ay nananalangin, kasama po kayo sa panalangin, bagamat di namin kayo kilala, na tumulong sa amin. Panalangin po namin kayo na i-bless kayo ng gusto ng Panginoon. Araw-araw, kayo po ni tatay, kasama niyo po itong apo niyo, nanay, ay ito po'y mawawalay po sa inyo ang inyo pong apo. Ano po ba yung nararamdaman niyo? Siyempre, parang hirap ako dahil mag-a-adjust pa ako pag nawala yung mga apo ko. Dating kasama ko rito sa loob ng bahay, sa labas. Ngayon, mauuwi ng probinsya. Ayun, so tatay, yung nabanggit niyo po kanina na nais niyo po magkaroon ng maliit na negosyo na inyo pong naisa ng masimulan. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Manalangin po tayo. Ako din po talaga, siyempre, kahit sino man po sa atin, tayo po ay napapagod din. Tayo po ay tumatanda. Ang prayer ko po na meron pong gamitin muli ang Lord na po, na para mabigyan po kayo ng inyong pong negosyo, para hindi na po kayo mga lakal, So tulungan niyo po akong manalangin na meron pong gamitin ng Lord. At wala po talagang imposible. God is so good po. Gusto ko lang po sabihin doon sa tumulong sa amin, sana po ay huwag po kayong mag-asawang tumulong kahit po sa ibang tao na kailangan po yung tulong niyo po. Kaya salamat po, hindi po namin inisip na mangyaring ganitong pangyayari, pero nakita ko ang Diyos may kaparaanan po. Kaya salamat po sa inyo. Lagi po namin panalangin po kayo na i-bless pa ng Panginoon. So yun po, mga ka-share the love, yung kagalakan, yung kasiyahan na nakikita po natin kay nanay at kay tatay na napaayos po natin yung kanyang sidecar. Talaga naman pong hindi maipaliwanag at sobra-sobra pong pasasalamat po ng mag-asawang ito sa tulong po ng ating pong sponsor na mapaayos po ang kanilang sidecar. So, tulungan niyo po akong manalangin na po Apo. Sa inyo pong nais na magkaroon ng negosyo para hindi na po kayo mga lakad. Palagi po kayong mag-iingat, Apo. At huwag niyo pong pababayaan yung sarili niyo. Nanay, sabi niyo sa pag-a-adjust sa inyo pong apo dahil mawawalay, kukuwari ng ina, ito po'y totoo naman po. Nakarapatan po ng isang ina na kumain ng kanyang anak para maalagaan niya naman at mapag-aral, po. So, ibigay po natin sa kanya ang pagkakataon ngayon, po. So, sige po. God bless po sa inyo, tatay, nanay, po. Salamat po. Ang ganda naman ng baby nyo. Baby, maganda na yung nyo, sidecar nyo.